Daniel Padilla at anak nila ni Catherine Bernardo, nagkita na matapos ang ilang dekada. Catherine nag-explain kay Alden Richards sa issue. Dramatic po yung experience ko noon. Kagaya po nang nararanasan ngayon ng ibang... Downstage. Gusto ko, andun ako sa family ko. Gusto ko yung to create new memories and beautiful ones. Enjoy everyone. Matapos ang mahabang panahon, nagpakita na rin sa wakas ang anak ni Daniel Padilla kay Catherine Bernardo. Si Catherine Bernardo naman ay nagbigay ng paliwanag kay Alden Richards upol sa issue na ipinupukol sa kanya ni Daniel Padilla na siya umano ang tunay na ama ng kanyang dinadala. Ngayong araw, ginulat ni Daniel Padilla ang lahat matapos niyang aminin sa publiko na siya ang tunay na ama ng panganay na anak ni Catherine Bernardo. Sinabi niya na handa na siyang harapin at panagutan ang kanyang anak sa aktres. Ayon kay Daniel Padilla, humihingi siya ng tawad kay Catherine Bernardo at sa pamilya nito dahil sa kanyang pag-iwan sa kanyang responsibilidad bilang ama. Dagdag pa ni Daniel sa kanyang pahayag, wala siyang kaalam-alam noong mga panahon na iyon na nagdadalang tao pala si Catherine. Nang sila ay naghiwalay, hindi raw nakarating sa kanya ang balitang buntis si Catherine dahil lilihim ito ng aktres. Napaulat na nagtungo si Catherine sa ibang bansa para doon manganak at para umano umiwas sa stress na dulot ng sitwasyon. Bilang isang aktor na may malalim na koneksyon sa kanyang mga tagahanga, nagbigay din ng kanyang damdamin si Daniel ukol sa mga pangyayari. Sa mga panahon na nagkahiwalay kami ni Catherine, wala akong ideya na nagdadalang tao pala siya. Hindi ko man lang nalaman dahil itinago ito ni Catherine, paliwanag ni Daniel. Humihingi ako ng paumanhin sa kanya at sa buong pamilya niya dahil sa pagkukulang ko bilang ama. Samantala, si Catherine ay nagsalita rin upang linawin ang mga isyong ipinupukol sa kanya. Ipinaliwanag niya kay Alden Richards na noon ay naiugnay rin sa kanya na hindi siya ang ama ng kanyang anak. Nais ko lamang linawin ang lahat. Si Daniel ang tunay na ama ng aking anak at hindi si Alden Richards. Pasensya na sa lahat ng kalituhan na dulot ng mga balibalita, ani Catherine. Ang muling pagkikita ni na Daniel Padilla at ng kanilang anak ay nagdulot ng emosyonal na eksena. Ayon kay Daniel, ito na ang tamang panahon upang maituwid ang mga pagkakamali ng nakaraan at magbigay ng magandang kinabukasan para sa kanilang anak. Handa akong harapin ang lahat ng responsibilidad at gagawin ko ang lahat upang mapabuti ang buhay ng aming anak, pagtatapos ni Daniel. Ang mga pangyayari ngayong araw ay nagsilbing paalala sa kahalagahan ng katotohanan at pagiging responsable, hindi lamang sa harap ng kamera, kundi pati na rin sa tunay na buhay. Ang kwento ni na Daniel Padilla at Catherine Bernardo ay isa sa mga patunay na sa kabila ng mga pagsubok. Laging may pag-asa at pagkakataon upang maitama ang mga pagkakamali at magsimulang muli. Sariwa pa nga sa kanyang isipan na nagloko na din noon si Daniel Padilla sa kanya, kaya nag-separate sila nito. Ngunit sa kabila ng kanilang paghihiwalay, naiintindihan naman daw ni Daniel ang karumal-dumal na sitwasyon nila noon bago sila naghiwalay. Maaaring noong mga panahon na iyon ay naglilihi si Catherine Bernardo, kaya ganoon na lamang ang kanyang damdamin tungkol sa mga bagay-bagay at mga pangyayari. Subalit, may karapatan nga daw siyang malaman ang katotohanan, dahil ito'y tungkol sa laman at buhay ng kanilang anak. Tama naman daw siya na dapat malaman ang totoo tungkol sa kanilang sitwasyon, lalo na't ito'y may kinalaman sa kanilang anak ni Catherine Bernardo. Ang mga panahong iyon ay puno ng emosyon at hirap para kay Catherine. Lalo na't siya'y nagdadalang tao. Sa kabila ng lahat, pinipilit ni Catherine na intindihin ang mga nangyari, ang kanilang mga desisyon noong mga panahon na iyon. Subalit, hindi mayaalis ang sakit at sama ng loob na kanyang naramdaman dahil sa mga pagkakamali ni Daniel. Bagaman may mga hindi pagkakaunawaan at masasakit na salita ang namutawi sa kanilang mga bibig, hindi may kakaila ang pagmamahalan at malasakit nila sa isa't isa at sa kanilang anak. Ang mga pangyayaring ito ay nagbigay daan upang mas maging matatag si Catherine bilang ina at bilang isang individual. Sa kabila ng mga pagsubok at hinanakit, patuloy siyang lumalaban para sa kapakanan ng kanilang anak at para na rin sa kanyang sarili. Ang kanilang kwento ay patunay na sa kabila ng mga pagsubok, may pag-asa at pagkakataon para sa pagbabago at pagbangon.
Naway magsilbing aral ang kanilang karanasan sa lahat ng mga mag-asawa at mga magulang na dumaranas ng mga katulad na pagsubok. Ang katotohanan, kahit gaano man kasakit, ay mahalaga sa pagtataguyod ng tiwala at pagmamahalan sa isang relasyon. At sa huli, ang pagmamahal at malasakit sa anak ang siyang magbubuklod sa kanila. Kahit sa gitna ng mga pagsubok at hinanakit. Samantala, sa ngayon nga sa likod ng issue at nangyayari sa Katniel, ay mayroon palang naging bunga ang pagmamahalan nila noon na hindi nila isinapubliko sa sambayanan. Kaya madaming hindi pa rin makapaniwala at nagtatanong pa kung paano ito nangyari at nagawa, lalo na't busy ang dalawa sa showbiz industry. Ayon pa sa source, sa ngayon nga daw ay patuloy na nililigawan at sinusuyo ni Daniel Padilla si Catherine Bernardo at todo effort para mapunan umano nito ang pagkukulang niya sa kanyang mag-ina. Lumipas ang mga panahon at ito na nga, dumating na ang takdang araw. Sa loob ng 3 taon na hindi nakapiling ni Daniel Padilla ang anak, nagpakita muli siya at dito na mas nakilala niya ang kanyang anak. Sa mga pagkakataong ito, pinapaamo niya ang bata at unti-unting bumubuo ng mas matibay na relasyon bilang isang ama. Sinisikap ni Daniel na ipakita ang kanyang pagmamahal at suporta, hindi lamang kay Catherine, kundi pati na rin sa kanilang anak. Sa kabila ng kanilang abalang schedule sa showbiz, inuuna ni Daniel ang oras at atensyon para sa kanyang pamilya. Marami ang nagulat sa balitang ito dahil nga sa kanilang pagiging pribado sa personal na buhay. Ngunit, sa kabila ng mga pagsubok at intriga, patuloy ang kanilang pagmamahalan at dedikasyon sa isa't isa. Isang inspirasyon sa maraming tagahanga ang ipinapakita nilang tibay at pagmamahal. Ayon sa malapit na kaibigan ng dalawa, si Daniel ay talagang pursigido na ipakita ang kanyang suporta at pagmamahal sa kanyang mag-ina, lalo na sa mga panahong kailangan siya ng mga ito. Hindi biro ang pinagdaanan nilang dalawa, ngunit ngayon ay mas lumalim pa ang kanilang relasyon dahil sa pagsusumikap ni Daniel na maging isang mabuting ama at partner. Sa bawat pagkakataon, ipinapakita ni Daniel na hindi hadlang ang kanilang trabaho upang maging present sa buhay ng kanyang pamilya. Sa mga darating na panahon, inaasahan ng marami na mas maganda pa ang magiging takbo ng kanilang pagsasama at patuloy na magbibigay inspirasyon sa kanilang mga tagahanga. Ang pagbabalik ng isang nawawalang ama, emosyonal na pagkikita ni na Catherine Bernardo at Daniel Padilla kasama ang kanilang anak. Subalit sa pagkakataon ito, agaran na pinuntahan ni Daniel Padilla ang mag-ina at palihim na sinundan patungo sa mansyon ng Bernardo family, kung saan pansamantalang nakikituloy ang mga ito. Sa pagdating niya, humingi siya ng permiso mula sa pamilya upang masilayan muli ang kanyang anak sa 2nd pagkakataon. Sa isang kamakailang panayam kay Catherine Bernardo, siya ay naging emosyonal habang ikinukwento ang kanyang pagpapatawad kay Daniel Padilla. Matapos ang ilang dekada ng hindi pagkikita at hindi pagkakasama, muling nagpakita si Daniel sa kanilang anak. Hindi pa rin makapaniwala si Daniel sa mga nangyayari sapagkat sa isang iglap ay muli niyang nakapiling ang kanyang anak. Sa wakas, magiging kumpleto na ang kanilang pamilya. Ayon kay Daniel, ito ay isa sa pinakamalaking kahilingan niya, ang maging buo muli ang kanilang pamilya. Si Catherine, sa kanyang salaysay, ay hindi napigilang maging emosyonal habang binabalikan ang mga pangyayaring nagdaan. Ipinahayag niya ang kanyang paghanga at pasasalamat sa pagdating ni Daniel at ang kanyang pag-asa na magpapatuloy ang kanilang pagkakasama bilang isang pamilya. Ang mga sandaling ito ay puno ng damdamin at pag-asa, hindi lamang para kina Catherine at Daniel, kundi pati na rin sa kanilang anak na sa wakas ay makakasama na ang kanyang ama. Ang emosyonal na tagpong ito ay nagdulot ng pag-asa sa kanilang pamilya at sa mga taga-suporta nila na nagdarasal para sa kanilang pagkakaisa. Sa kabila ng mga pagsubok at panahon na nawala, nananatiling buhay ang pag-asa at pagmamahalan sa kanilang mga puso. Higit sa lahat, ang pagkakataong ito ay nagbigay ng bagong simula para sa pamilya ni Daniel Padilla at Catherine Bernardo. Ang kanilang muling pagsasama ay nagpatunay na sa kabila ng lahat ng pagsubok, ang pagmamahalan at pamilya ay mananatiling buo at matatag.